video dahil ako lang mag-isa dito sa bahay. Naboboard ako at nagugutom. So, galing akong Dulux kanina. Itong aking binili. Walang kamatay ng sibuyas. Walang jamo. Ayan, nakabili na ako ng panibagong high blood na naman to. Yung pork, ay yung chicken na ano, yung chicken na buto-buto. Yan, yan ang masarap sa pansit. O kaya sa adobo. Yan, masarap sa pansit at sa adobo. At yan, wings. All time favorite. Yan. Mag-adobo ako ngayon. O, kumplituhin ko lang aking mga Ricardos habang mag-chichismisa na naman tayo sa pagiging jobless namin. Oh my God! Ano na kami? Isang buwan. O, di ba? Happy Mansari sa pagiging jobless natin. Pero, sige lang laban. Bukas part-time tayo para at least makalimutan natin na wala pa rin tayong kapera-pera. At para may pambili na naman tayong panibagong buto. Nag-iisip na naman sana ako kanina, bibili ako ng buto-buto ng baboy kasi nga tagsasampung kuna lang. Buti na lang dito ang baboy, sampung kuna ng mga buto-buto ay matutuwa ka na at ma-high blood na ako. Kaya okay na yun. Magiging masaya na kami makatipid-tipid. Kaya lang ang bigas nila dito medyo may pamahalan. Ano mo naman, Pilipino. Rice is life, kaya medyo dun tayo kailangan magtipid. Niluto muna ako ng kanin. Rice is life. Ito na lang rice namin. Yan. Wala pa akong nakikita ng rice dito ng ano. 5 kilo. 10 kilo. Puro tag-iisa. Mabilis mong ubusin, di ba? Hindi kaya ito maano. Aapaw. Ayan. Mag-ano lang ako dito. Magko-comment lang ako ng magandang comment, syempre. Ayan o. May nabasa ako sa ano. Saan ba to? Ako, Pinoy in Croatia. Sa Filipino community. At totoo, hindi may tatago. Ang daming walang trabaho dito sa Croatia ngayon. Lalo na yung mga kababayan na galing sa ibang isla or seasides. Kasi summer season lang yun ang kontrata nila 6 months. Kaya nga, kaya sa mga nagbabalak pag-apply dito, mag-isip muna kayo. Ayun o. Pahirapan yung trabaho dito pag winter. Huwag kayong pumayag na 6 months lang ang kontrata nyo. Tapos, yung ibang agency, pinabayaan yung mga tao. Tapos, hiring pa ng hiring. 1 to 2 months standby. Totoo yun. Yun talaga ang makukomment ko dun. Hindi yun maganda, kundi realidad. Kasi totoo talaga yun sa... Kasi kami... Dito, Lord, sorry. 2 months na po kami standby. I know, not 2 months. 1 to 2 months yung nakalagay doon. Oh Lord, huwag naman sana umabot ng 2 months. Eh. Pero again, yeah. 2 months nang tambay yung iba. Ako, isang buwan na. Isang buwan na ngayon. Oh Lord. Kaya ko siya, kaya nabasa ko ba at nakarelate ako ng heavy-heavy yung sa post na yun. Kasi, ako ganun din ako. 2 months na akong tambay. 1 month na akong Hi! So, ayun, magchichika-chika tayo habang mag-aadobo ako ng manok. Ire-ready ko lang ang aking gagawin. Ano bang gagawin sa adobong manok? Bawang lang at sibuyas, di ba? Tapos soy sauce, okay na yun. Magic syrup, okay na yun. Hindi tayo marunong magluto, so hindi tayo picky. Hindi tayo pihitan sa mga lutuin kasi hindi kwenta magluto, Zain. Basta't maluto, hindi siya raw at hindi siya malansa, okay na yun. Oo nga, no, kailangan palalagyan ako ng luya. Teka lang. May nabasa ako dito. Ayan, oh. Oo, totoo at hindi maitago. Ang daming walang trabaho dito sa Croatia ngayon, lalo na yung mga kababayan na galing sa ibang isla or seaside. Kasi summer season lang yung kontrata nila 6 months. Kaya mga sa mga nagbabalak na mag-apply dito, mag-isip muna sa winter. Pahirapan yung trabaho, huwag kayong pumayag na 6 months lang. 1 to 2 months kang tambay yung ibang agency. Diba? Totoo yun. Ano lang to, kanang... Nabasa ko lang siya at naka-relate ako kaya gumawa ko ng video kasi totoo po yun siya dito sa Croatia. Nangyayari po talaga yung iba 1 to 2 months. Sawa ng Diyos ako 1 month ako ngayon kaya naisipan ko, oo nga no, nabasa ko siya kasi oo nga no. Mag-video nga ako at magpapaliwanag na yes, totoo po siya. Nag-adobo ako ng mga tatala. Ganito po ang trabaho dito. Kapag pumasok ka sa ano, pumasok ka ng seasonal, mag-expect ka talaga na may chance ka talagang matambay. Kasi nga, waiting na naman ng working permit, waiting na naman ng
job offers sa panibagong trabaho, sa mga winter na trabaho, pang-winter na trabaho kasi lahat dito, kaya kami nawawala ng trabaho, gawa ng nagsasara yung mga establishment, nagsasara yung hotel sa isla, restaurant. Wala talaga, as in, gustang talaga yung pinuntahan namin isla. Yung dating masasabi mong napakagandang isla. Oo, napakaganda niya. Pero pagdating talaga pala ng winter season, nagiging ghost siya doon. Wala talagang katawa-tawa, kundi ang nakatira doon, mga local. So, lahat ng mga establishment doon, sarado. Kaya hindi mo masisi kung bakit kami nawawala ng trabaho. Kasi wala nang pagkakitaan doon. Wala nang guest na pupunta. At lagi doon bura. Yung bura dito, yung mga tinatawag nilang mga big waves. Parang bagyo sa atin yata. Malalaking alon na kahit mga ferry doon hindi na nagpa-function sa sobrang laki daw ng alon. Kaya mga natatanging local lang nakatira doon. Aray ko. Ayan, malalaki. 13 kilo lang to. 1-3. 13 kuna lang siya. Diba? Yung pang adobo natin. Buti na lang dito ngayon. Kapag mahilig kang, yung hindi ka picky ba, yung kaya mong kumain lang ng mga ganitong buto-buto lang, hindi ka naman mamumulubi agad-agad. Kasi, mabubuhay ka naman sa ganito lang ang pagkain mo. Basta huwag kang maarte. Yan lang talaga number one dito. Huwag kang maarte, huwag kang picky sa pagkain. Kasi unang-una ang pagkain dito mahal. Kaya kung yung ikaw, maarte ka, isip-sip ka muna bago ka pumunta dito sa Croatia. Yung ang piki-piki mo sa pagkain, dito matuto ka talaga kumain ng ano. Matuto kang kumain ng pagkain nila kung ayaw mong makagastos ng malaki yan. Pagkain nila, pero tinapay. Tapos pag mga meat nila dito, mahal ang mga puro laman. Kasi parang hindi yata sila kumakain ng mga buto-buto eh. Oo, para sa mga aso yata nila to. Tayo, di ba? Mga Pilipino, yun ang gusto natin, yung mga buto-buto. Kaya minsan pinag-anuhan nila tayo din. Napapamilyar na nila tayo dito na kapag mga Pilipino talaga ang binibili kay mga buto-buto. Kasi meron akong one time bumili ako dun sa ano. Bumili ako ng mga taan ng baboy at ribs. Sabi nung tendero, uy, Pilipina ka no? Kasi nga yung mga taga-Pilipin. Pilipine ang tawag nila dito. Yung mga Pilipine. From the Philippines, bumibili dito mga buto-buto. Kaya nakatawa ka na lang eh. Kasi totoo naman talaga. Sarap ang buto-buto ah. Diba? But back to ano tayo? Back to chismis tayo. Opo, totoo po yung mga pinopost doon sa Filipino community in Croatia. Kaya kayong mga nagbabalak, especially sa Middle East, kasi maikukumpara mo yung Middle East dito. Good thing sa Middle East, no, kay hindi ka naglalakad. Talagang paglabas mo, may sasakyan. Paglabas mo sa trabaho, andyan na. Pag-uwi mo, andyan na. Pagkakaiba dito, maglalakad ka ng bonggang-bongga. Pero ang nakagandahan naman dito rin, syempre may mga good and bad talaga, no? Of course, the weather, number one talaga yon. May winter din naman ang Qatar. Kaya lang, pag sinabing summer doon, burning hot. Diba? Maganda din naman ang Qatar talaga. Maganda yung Qatar sa, ano nila, yung mga kasosyal. Doon. Dito naman, ang nakagandahan naman dito, syempre naglalakad ka ng heavy-heavy, diba? More on sa isla kami, puro lakad, as in typical na lakad. Pagdating naman dito sa city, maglalakad ka rin siyempre. Kasi wala ka ng mga ano, wala ka ng sasakyan. No? Pero yung transport nila, let's say tram and bus, aside from Bolt, siyempre ang Bolt parang Uber sa atin. Medyo may kamahalan siya ng Berber life. Kapag ano dito, kapag yung access mo lang is 30 minutes lang, kabilang-kabilang, kabilang, ano yung tawag ito nila dito eh? Kabilang kanto, may tram dito at bus. Minsan, mag-feeling local ka. Minsan, hindi ka magbabayad. Anong matawag? Anong matawag yung hindi ka magbabayad? Eh? Kalimutan ko anong tawag yun, but yeah. Kaya makakapunta ka ng iba-ibang station, iba-ibang lugar. Kaya kala tuloy ng mga tao dito ang yayaman. Kasi nga kung saan-saan pumupunta, yung park na pinuntahan namin doon, 'di ba ang ganda? Ang ganda pag sa picture, ang ganda pag sa video, libre lang 'yun, walang pamasahe. Wala rin pagkain, syempre. Libre lang din pumuntahan. Magiging libre siya kapag syempre walang nag-i-inspect, walang inspector na nag-check. Kaya lang kailangan mong maging alert dito. Ingat-ingat ba, ingat-ingat. Ganun lang ang scenario dito. Kailangan mong panoorin 'yung mga
Nagbabayad ba sila? May nag-check ba? Kasi mahal yata ang penalty dito. 200 kuna. E ang pamasahe lang dito is, ang ticket lang nila dito is 4 kuna. Tapos dididoin mo pa, no? Hindi mo pa ibabayad. Hindi mo pa ipapunch. Ganun dito naman ang nakaganda. Parang macha-challenge ka ba na kahit problemado ka, mapapatawa ka kasi nga, nangungutong, parang nangungutong. Ganun, nangungutong. Mahilig kami dito mangutong. Ay, aminin natin, mga Pilipino dito sa Croatia, mga kutungero. Ano, paano ba yung tatawagin? Basta yung hindi na mamasahe. Nangutong. Ganun dito. Yun naman ang matutuwa ka na mapapatawa ka kahit problemado ka na. Kasi titingnan mo lang eh, ipapamiliarize mo lang kung sino yung mga nag-i-inspect. Kapag wala ka talagang balak mamasahe at since wala ka naman trabaho, hindi ka naman nagmamadaling pumunta sa destinasyon na kung saan ka pumunta kasi nagsakay-sakay ka lang at gala-gala. Bumaba ka ulit. Alam mo yung matatawa ka na lang ba? Mai-imagine mo yung pagiging siraulo mo. Matatawa ka mag-isa kasi bumaba ka mag-isa gawa ng may nag-check sa unahan. Mahuhuli ka doon. Magbabayad ka man ng 200-250 kuna ang penalty nila kapag wala kang pamasahe, wala kang ticket na baon. Pero may mga baon din naman kami ticket. Pero syempre, just in case, di ba? At least meron kaming ipamasahe. Tapos kung kapag nagagalit sila, pwede mo sabihin, ay hala, hindi ko alam kasi first time ko nagpunta. Di ba? Hindi ka naman nila ma-recognize. Hindi ka naman celebrity na malalaman nila na, oy, 10 times ka nang sumakay dito ng tram. 10 times ka nang sumakay dito ng bus. Paano mo nasabing hindi ka ano, hindi mo alam paano mamasahin ng ticket, paano gamitin yung ticket, ganun. So makakalusot ka pa rin dito. Yun lang nakakatuwa, macha-challenge ka ba? Pero pagdating dito sa sabihin mong magdamit dito ang mga tao, lakas mga magaganda, ang gaganda talaga ng mga tao dito, ang kahit ikaw mapapaganda ka sa sarili mo kahit nag-ukay-ukay ka lang na 10 kuna lang yung alam mo yung mga 10 kuna lang yung binibili mo dun sa ukay-ukay. Pero pag nasuot mo na dito at na-picturean mo na sa magandang lugar, libre lang mo yan ha. Huwag kayong mag-isip na marami kaming pera dito. Diyos ko Lord, wala kaming trabaho. Nagkataon lang na sobrang ganda din ng view. Sobrang ganda ng paligid. Laki ng wallpaper. Hindi ba commercial break? Sobrang ganda kasi ng paligid dito. Kaya kala mo mga tao dito nasa... Kala tuloy ng mga pinopost namin dito na yung mga nakatingin sa Pilipinas. Uy, paano pumunta dyan? Pwede mo bang pumunta? Atat na atat pumunta kasi nga, siyempre nakikita nila na ang ganda ng mga pinagpupost. Mentalidad talaga namang nakaugalian natin yan mga Pilipino, di ba? Na hindi tayo nagpupost ng nagkuskus tayo, nang inidoro doon, nahirap na tayo, na itsura natin para nang ginahasa. Kung ano lang talaga yung magandang post, magandang aura at magandang view, yun lang talaga ang pinapakita natin dito. Kaya ang nakala ng mga tao dito, ang tsalap ng buhay. O, di ba? So, kaya nagawa ko, naisipan ko itong mag-video kasi nabasa ko yung sa post niya na totoo yun. Totoo talaga yung senaryo dito na mahirap ang trabaho. Kapag pag na-timing ka sa ang pagpunta mo dito ay season. Yung kami kasi galing kaming isla, hanggang ngayon wala pa kaming trabaho. Isang buwan na kami doon. Isang buwan na kaming tenga ngayong araw na to na walang trabaho. Yung iba daw umabot ng 1 month, 2 months. Kasi nga, naghahanapan pa kung saan ipi-fill in gawa ng puno-puno lahat ng mga business, mga, alam mo yung mga trabaho dito. Walang bakanting basta-basta gawa ng lahat ng tao. Hindi lang naman iisang isla ang nawala ng trabaho. Ang dami-daming isla din dito sa coastal part. Kasi dito, tapos ngayon pupunta dito sa continental part. Lahat ng tao dito, siksikan. Hindi madaling makapasok pag winter. Yung mga nagbabalak na pumunta dito na atat na atat, alam mo yung atat na atat pumunta, parang ako din. Ganon din naman ako nung nakaraan. Ganon din yung feeling ko nung nakaraan. Alam mo yung expectation versus reality. Nung una atat na atat din akong pumunta kasi nga, di ba, Europa. Ganon yung nawarap pumunta ng Europe. Magsisisi, di ba? Yung iba kong mga kasama, may mga regrets ng nalalaman sa buhay kasi isang buwan na walang kwarto, walang pera. Walang trabaho. O, hindi naman pwedeng hindi tayo kakain, di ba? Tapos, kung maarte ka, hindi ka pwedeng mag-part-time dito ng tulad ng ginagawa namin ng part-time na nangangatulong din kami. Yun din talaga yung totoo. Kaya, yung mga kasama ko na nagtatanong na, saan ka nagpa-part-time? Anong pina-part-time mo? Sabi ko, huwag kayong mag-expect na part-time ay masarap. Kasi, paprankahin ko kayo dito. Ang part-time ko dito, nangatulong ako. Mga 2 oras, 3 oras. Not bad, di ba? At least may pambili akong pagkain.
Tapos sabi ko, pinakaayaw kong trabaho, di ba lang mag-araro ako, ang pinakaayaw kong trabaho, ang mamamalansya ng mga executive na mga pulong pisteng gatay. Pero wala ko choice, kailangan ko mamalansya dito, Diyos ko Lord. Diba? Kaya pag may natanong sa akin kung saan ka nag-part-time, simpleng sagot, nangatulong ako. Kaya huwag kayo mag-expect na pwede mo akong isingit dyan, ay nako. Alam mo sa sarili mo, medyo may pagka-arte ka. Huwag ka nalang sumubok sa part-time ng ginagawa namin, pangatulong ko siyang hindi. Napuyo na yung washing, teka lang. Yung aking ano pala, yung aking labada. Kaka-chismis pa more, wait lang. Thank you.